Siyempre, parang hindi, parang minimal lang naman yung mga in-adjust ko pagdating sa teammates. Kasi yung coach and yung iba naming coaches, ganyan, nakasama ko na siya sa next day. So, hindi naman ako masyadong nahirapan. Kamusta naman yung health mo this time? Kasi di ba nung nakaraang conference medyo may iniimda ka. Ngayon, kamusta naman? Siguro hindi na siya maiiwasan kasi syempre nagka-trauma na yung tuhod ko ganun. Pero syempre, andun pa din. Kailangan pa din maging stay fit and healthy. Kaya mas focus talaga ako sa healthy. Ivy, ano na lang yung naging reaction mo siguro nung nalaman mo na mangyayari yung mga palitan or you moving to Qatar? Siyempre, nasad pero excited kasi siyempre, kahit naman maging ayoko, wala din akong choice kasi management yan. So, kung ano naman yung makakabuti sa management and sa teams. So, siyempre, nasad ako kasi naging attached na ako sa mga next led and talagang parang second home ko na yung next led. And, pero siyempre, hindi naman din ako parang naging happy din ako pagdating ko ng Akari kasi sobrang welcome ko talaga si Natin Lee, si Nasa. You mentioned before na big sa'yo when it comes to setting right now kasama mo na mga si Michelle Pag. Kamusta? Hindi pa naman matagal so far yung bonding niyo? Si Ate Michelle kasi super parang ang dali niyang lapitan, ang dali niyang sabihan, ganun. So parang ang dali namin mag-connect. Kaya never akong nahirapan kay Ate Michelle. Kahit nandiyan lang siya, never niya akong pinahirapan. Like, kung ako hindi ako makapag-feedback sa kanya, siya yung magsasabi sa kanya, Ivy, try mo to, ganun, para mag-work kasi. Ayun, Ivy, once matapos yung alas, magkaka-reunion naman kayo ni Faith na naging teammate mo noong high school. Gano'ng alam ka-excited? Siyempre excited ako kasi parang ilang years bago ko ulit makakasama si Faith. And nung high school kami talaga nagiging close kami ni Alay sa Solomon sa ni Faith. Kaya ngayon, siyempre excited ako.
message na message. Kasi parang for preparation sa mga pre-seasons, parang familiar pa rin kami sa isa't isa. Pero parang mas pinofocus namin yung rookies namin for exposure. Pero yun nga, yung intact, pagiging intact namin, parang magiging good help sa mga rookies para mag-aid sila. Ano ba yung goal na sineset nyo para sa tournament na to? Sa tournament na to, as much as possible, makapasok ng finals. At din, minsan ka na rin nabanggit ni Coach Jorge na isa sa mga players na target na din for Alas Pilipinas. Ano lang feeling mo for you? Oh, yun nga po. Sinend yun sa akin ng friends ko, fans. So, super nagulat ako kasi nga, yun, isang lang ako mag-ganun. Very, very grateful ako na may nakaka-appreciate na talent. Na hindi lang from FU, meron din sa mga. Pero if the opportunity comes, willing ka rin ba mag-take or sumali sa Alas Pilipinas? Personally ako, willing ko akong sumali sa. Tapos din, gaano lang kalaking bagay para sa campaign nyo next year? Kasi marami na rin nag-PBL pero sa FEU, halos lahat nag-stay talaga. Gaano kalaking bagay yun? Ano, super, ano po, yun po yung pinakakailangan namin ngayon, yung bond and connection. Kaya siguro magiging good help siya sa akin. Kasi nga, familiar na kami sa isa't isa, hindi na kami mahirapan kumilalalit ng bago, mag-insert ulit ng bago. Siguro madadalian na lang kami dun sa bayan yung culture namin, parang gagawin na lang namin is mapa-libay. Thank you.